Hi Gemini! Welcome back sa Lucky Moon Girl 7. Welcome po sa mga bago. Yan, sana po consider po ninyo mag-subscribe. At sana bumalik-balik po kayo. Kahit po sa mga cross-watchers, salamat po sa pagdaan sa LMG7. So guys, sa lahat po ng mga Gemini, single, may ka-partner, balo, gay or straight, lahat po, welcome po kayo dito guys. Alright, so ito po ang inyong English at Tagalog reading. Pag-ibig o relasyon. Pag-ibig, pati na rin po yung iba't ibang uri ng relasyon. Alright, so simulan po natin sa... maraming salamat po muna sa lahat-lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay sa Lucky Moon Girl 7, LMG7. Sa mga Gemini babies ko dyan, hello po, kumusta po kayo? Nawa na sa mabuti kayong kalagayan. At yan po, tuloy-tuloy lang po ang good vibes. Yo! Okay, so maraming salamat po sa mga nagko-comment. Walang sawang nagko-comment po. Thank you so much. Sobrang na-appreciate ko po kayo. Ingat po kayo palagi. Yeah, so, mahal ko kayo! So guys, na-miss nyo ba yon? Okay, so, ayun. Oh, yes, na-miss ko rin po kayo. Lahat ng mga Gemini angels, babies ko dyan. Mula nung nag-umpisa po ang Lucky Moon Girl 7 na 5 lang po yung subscribers. Sobrang thank you po at hanggang ngayon. Yan, natatandaan ko po kayo guys. Hindi ko na po kayo maisa-isa pero thank you po talaga at hanggang ngayon nandiyan po kayo. So alright, ito na po yung inyong pag-ibig at iba't ibang uri ng relasyon. October 2020. Alright, so Gemini angels ko dyan. Na-present po ngayon. Nandito po sila ngayon na nanonood. Okay, so kumusta po kayo dyan at ingat-ingat po kayo palagi. Maraming salamat po. Sana tapusin po ninyo itong video po ninyo. I mean, yung reading po ninyo, guys. So, ito na po. Ready na po. Isa na lang. Yan, ready na. Okay, sa ating mga tanong. Yan, tungkol po sa pag-ibig po ninyo at iba't ibang uri ng relasyon ngayon pong October 2020. Okay, so yan na, may pahabol pang shuffle. Okay, so ready na po talaga siya. Yes, at iyan po. At unahin po natin yung pangkasalukuyan po ninyong overall, yung pangkalahatan po ninyong energy ngayon pong October 2020. Okay, so bottom of the deck, Sun card. Sorry, masilaw. Ayan, Sun card. Wow, ang ganda, napakaganda. Very sobrang taas po ng yung vibration po ninyo, high frequency at napaka-positibo po. Yan po ang pagtingin ninyo sa overall, positibo ang inyong energy sa anuman pong uri ng relasyon. Ayan. So ito po yung inyong English o Tagalog at English po na reading sa pag-ibig at iba't ibang uri ng relasyon. So, Tagalog at English po yung maririnig nyo sa akin, guys, sa na ginagamit ko sa, yun, lingwahe. Okay, so, Tagalog at English. Hindi po ito purong Tagalog. So, ayan, guys. So, paano lang po, paalala lang po. So, meron kayong Sun card, yan po yung overall. At pwede pong maging pagsubok o pag hirap po ninyo or medyo mahirap po sa sitwasyon o relasyon po ninyo ngayon pong October 2020 ay energy po ng Queen of Cups. So, baligtad. Baligtad po yung Queen of Cups. Okay. So, fiery energy. Ayan, maganda. Maganda naman yung overall. Kaya lang, ito yung maaring maging pagsubok o hirap po or nagiging mahirap po sa inyo maaring nung mga nakaraang buwan pa po. So umabot po ngayong October 2020. So maaring ito rin po yung rason kung bakit medyo mahirap ang sitwasyon o ang relasyon ay meron po ditong baligtad, reverse na 8 of cups at reverse na 5 of wands. Okay, so maaring ito yung maging solusyon o yung tulong na matanggap po ninyo para maging maayos o bumalanse or maging bumalik po sa dati at magkaroon ng tamang balanse ang relasyon, iba't ibang uri ng relasyon. Yan. Ito naman po ay King of Cups. Okay.
So, yung ito yung maaring maging solusyon o tulong. Okay, so silipin po natin yung past. Yan. Karmic pattern o yung sa dati nyo pa pong buhay na maaring may connection po kung bakit ganito po yung klase ng relasyon meron po kayo sa kasalukuyan. Past life. Oops, baligtad. Healing family issues. Reverse. Healing family issues. Attraction. Wow. Sa past life po ito, guys, ha. New love. Baligtad. Reverse. New love. Okay. So, hingi po tayo ng para makompleto po yung reading po ninyo. Hingi tayo ng advice o gabay po sa spirit realm. Sa spirit guides. Archangel Michael, please, ano pong advice, payo po sa mga Gemini angels natin. Please, spirit guides, please. Okay po. Thank you. Oops, baligtad na naman. Yan po yung advice. Serenity. The most important relationship you can have is with yourself. This is a time to honor, nurture, and love yourself more by seeking out and removing any negative feelings and emotions. Wow, guys. That are left over from yesterday. Don't let past issues and resentments interfere with your serenity today. So, maganda at may connection po yan kung bakit lumabas yung ganitong advice. Dahil meron po ditong healing family issues, guys. Healing family issues. Okay, so, ito na. Umpisa na natin. Sa halos marami pong Gemini ay, ayan po, ito po yung inyong energy sa marami po sa inyo, yung relationship, romantiko man pong relationship yan. Sorry guys, may buhok. Mapasok sa ilong ko. Okay, so, yan guys, yung sun card or sun energy, fiery energy, ay regardless kung ano man pong zodiac sign, yung significant person po ninyo o yung taong may connection sa inyo, kung ano man po yung sign ay hindi po yan ganun ka-importante. Yung importante po ay kung ano yung vibration na nakaka-impluensya sa'yo at kung ano yung vibration din na i-impluensyahan mo yung mga tao. So, maganda ito kasi positibo. So, ganun din nakakahawa yung pagiging positibo mo. Hindi lang yun na namomotivate mo sarili mo, hindi mo alam na nakakapagpasaya ka rin at nakakapagbigay ka rin ng pag-asa o ng kaliwanagan at yan, ng saya sa, yan, sa mga taong may connection sa energy mo or nakakakilala sa'yo. So, nakita ko po dito guys na sa marami po sa inyo, kung meron man po na mga sikreto or mga hindi nyo pa po alam or mga tanong sa isip po ninyo na may kinilaman po sa relasyon, okay, iba't ibang uri ng relasyon ay romantiko, lahat na po guys, alam nyo na po yan. Alam ko po, gasgas na po yan eh. Gasgas na po sa tenga niya yan eh. Sinasabi ko palagi na iba't ibang uri ng relasyon, romantiko, sa kaibigan, sa boss, sa mga kasama, sa family. Okay, so yun na po guys. Basta sun card ay maganda po ito kasi lalo na major arcana card at yung parang talagang parang ganun, parang bata yung energy po ninyo. So, dito ay may pagpapatawad, parang bata, hindi nagtatanim ng sama ng loob. So, guys, maganda yung overall, halos marami po sa inyo, maganda po ang yung takbo ng sitwasyon o ng relasyon po ninyo ngayong October 2020. So, dahil nagbaligtara naman po itong
yung sa pagsubok po ninyo at sigurado pong malalagpasan po ninyo yung mga pagsubok sa relasyon, dahil kung ano man pong hidwaan o conflicts o problema po sa nasa paligid, external, so sa mga nakakasalamuha mo, lalo na kasi may ina-emphasize po dito yung healing family issues. So, kung sino man po sa miyembro ng pamilya, basta sa loob po ito ng tahanan, pati extended family po, mga kamag-anak, lahat-lahat na po ay, o, pati na rin po sa yung mga in-laws po ninyo, kung kayo po ay married, yan, kasal, may pamilya, ay, guys, kung ano, kung sino man po yung hindi nyo po nakakasundo, ay, maganda po yan, guys. Sorry po, may buhok. Peace. So, guys, dahil baliktad na po ito at meron pong sun card energy, ay maganda po yan, mareresolba yung mga o magkakaroon po ng healing talaga, kagalingan at pagpapatawad sa loob po ng tahanan. So, magkakasundo na po yung mga nagsigawan or nagkaroon ng samaan ng loob. Sa loob ng tahanan ay maaayos po yan, maganda po. At pag-ibig ang talagang mananalo po dyan, dahil dito sa energy ng yan, ng King of Cups, dahil emosyon, pagmamahal, yan, unconditional love. At maganda po kasi tama-tama, upright siya. So, kung ikaw man ay, ang ilan po sa inyo o ay lumayo ang loob sa romantiko mong kapartner, yan, asawa, jowa, basta guys, romantic relationship, o pati na rin po ang ilan naman po sa inyo ay lumayo ang loob mo sa or nabawasan yung pagmamahal mo or yung concern mo sa pamilya, miyembro ng pamilya o kaibigan, best friend, basta guys, medyo nabawasan yung pagmamahal mo dyan or nawalan ka ng amor, ay magandang combination po. Ayan. Yan yung magiging tulong sa'yo at gabay sa'yo ni Universe, ni God. Kung sino pa yung pinaniniwalaan ninyo na magkakaroon ng kagalingan, pagpapatawad, at magaan na pakiramdam, at magaan yung samahan, yung sa relationship po ninyo, guys. Maganda ang magiging kahihinatnan po niyan. So, mawawala yung mga ganyan. At ang ilan naman po na mayroon po kasi ako ditong additional na mensahe po sa spirits, na ang sabi ay yung ilan po na na-fed up or napikon or parang gusto nang maglayas or gusto nang makipaghiwalay sa romantiko man yan o anumang uri ng relasyon. Okay, sa kaibigan man yan o sa family o sa loob ng tahanan, ay dito ay magbabago yung desisyon mo, na hindi ka muna pala aalis o hindi ka muna lalayas, hindi mo sila lalayasan, hindi mo sila iiwanan, o hindi sila o siya, guys, pwedeng isa o higit pa, ay nambabago yung isip mo dyan, yung kasi nga makakapag ang mangyayibabo ay yung pagmamahal, pagpapatawad. So, hindi ka muna matutuloy kung gusto mong umalis, gusto mo silang or siyang layasan, dahil nga punong-puno na sa yung mga ganito, parang nagsawa na, napagod na sa pakikipagsagutan, sama ng loob, away, argumento, lahat kung anong conflicts o di pagkakaunawaan, sumbatan, away sa pera, kung ano man nakita ko dyan ay tungkol sa may ibang, kung ang mahal mo ay may ibang minamahal or nagugustuhan, at yun ang rason kung bakit nag-aaway, babae man o lalaki, male or female energy, feminine or masculine, basta kung ano man po yan na nagpapahirap sa relasyon po ninyo, ay baliktad na po kasi yung energy. So definitely magkakaroon ng liwanag at pagpapatawad, kagalingan, guys. At mananaig pa rin po talaga yung pagmamahal sa isa't isa. So, ganun, ang ilan po ay mas babalik yung attraction nyo. Kung sa romantikong relasyon po yan, ay mas lalo kayong ma-attract sa isa't isa. Mas makikita nyo yung hindi nyo nakita dati sa kapartner nyo. Mas mararamdaman mo na mas attracted siya sa'yo ngayon. At ikaw din, vice versa, pwedeng ganun. Mas na-attract or mas nagugustuhan mo na siya.
Hindi ka tulad dati na dahil nga sa inis mo, yan, naiinis ka lang eh. Kaya nawala yung attraction. Pero babalik, definitely. Babalik yan. Kasi upright naman itong attraction card. So, new love, dahil baligtad, sa ilan naman po, guys, ay kung meron mang bagong nagkakagusto sa inyo o may bago kayo nagugustuhan, ay hindi ko pa dito nakikita na talagang seryoso na yon at yun na nga yung hinihintay mo na bagong pag-ibig o bagong yung pang long term na relasyon. Hindi pa, guys, sa ilan po sa inyo, baligtad pa po. So, ang ilan naman po ay wala pang interes na yung parang gusto mo single na lang muna. Okay, kasi yung energy na dito ng baligtad na Queen of Cups, sa ilan po ay ayaw na muna. Ayaw na muna ng... Ang ilan naman ayaw pa i-release ang ex nila. Okay, ang ilan po sa inyo. Hindi pa kayang... kahit matagal na wala na kayo ni ex mo, pero hindi mo pa siya kayang kalimutan. Hindi mo pa siya maalis. O hindi ka pa makaalis sa ganyang... yung ganyang pakiramdam. So, wala ka pang... Yan, ayaw mo pang magkaroon ng bagong pag-ibig. So, healing family issues, guys. Yan, sigurado na yan magkakaroon. Or magkakaroon ng yung mas magandang relasyon sa loob ng tahanan. Serenity, yan, ang ilan naman po ay yung alam mo na toxic na talaga yung relasyon ninyo. At may mga signs at symbols na talaga na kung bibitawan mo na siya or itatanggalin mo na yung negative or toxic people o toxic person o kung sino man na nagpapahirap sa kalooban mo ay tatanggalin mo na or palalayaan mo na, i-release mo na ay yes, yes daw. Tama yung decision mo. Yes, ang sagot sa'yo ng Sun card. At yun ang mas magiging masaya ka. Mawala na yung stress mo. Yung anxiety, kung ano man. Dito naman kasi, ang ilan po sa inyo talagang yung family issue man yan or sa romantic na relasyon po ninyo ay yung pagpapatawad nga naman. Pagpapatawad, guys, na hindi mo na babalikan yung dati na sama ng loob. Kung ano man yung pinagawa nyo dati, mas ano daw, guys, na iiwan mo na yun sa yesterday, past. Hindi na dapat mabuksan or maungkat ulit sa ngayon, sa kasalukuyan. Kasi simula na kayo ng mas maayos at matatanggal nyo na yung mga negatibo kung ano man yung hindi maganda sa relasyon ninyo. So, maaring makatulong yung meditation o yung pagdadasal po ninyo at cleansing. Yan, cleansing kasi ito, nakikita ko dito. Heart chakra, nagliliwanag dito. So, ibig sabihin talaga magkakaroon po ng healing dyan, guys. Gagaling po yung puso ninyo. Yung ganyan, yung nasaktan, kasi baligtad ito eh. Na halos ayaw mo na magmahal ulit, ayaw mo nang ipagpilitan yung sarili mo sa mga ayaw sa'yo, or hindi ka talaga matanggap, yan, at hindi, ramdam mo na hindi talaga, hindi ka pinahalagahan o hindi ka minahal, ay magkakaroon niya ng healing dito, heart chakra. So, guys, maganda naman po ang inyong October 2020. Pagpapatawad, pinaka-importante sa lahat, at yun, yung enjoy nyo lang yung moment kahit single kayo ngayon, or enjoy nyo rin yung moment na kasama mo ngayon yung partner mo at okay kayo at nalagpasan nyo yung kung ano man yung naging problema ninyo or malalagpasan ninyo, sigurado yan dahil may Sun card. Okay, so guys, ingat po kayo palagi and peace! Hi, Cancer! Welcome back sa Lucky Moon Girl 7.
Welcome po sa mga bago. Sana po bumalik po kayo at consider nyo po mag-subscribe. Maraming salamat po. At pati na rin po sa mga cross-watchers. So, guys, ito po yung pag-ibig o iba't ibang uri ng relasyon po ninyo. Tagalog, English, reading, tarot reading. So, guys, start na po tayo agad. Simulan po natin sa inyo pong current o yung pangkasalukuyan po ninyong energy o yung sitwasyon na nararanasan po ninyo sa inyo pong relasyon. Iba't ibang uri ng relasyon. So, guys, ito na po. Current. Spirit, guys, please. Ooh! Ngayong October at nakikita ko po ng ilan po sa inyo ay matagal na po ito. Ilang buwan o iba ay taon na po yung ganitong nararanasan o sitwasyon po sa relasyon. Maaring relasyon romantiko o sa mga taong nasa paligid mo o sa family yan. Pamilya. Ten of Swords. Okay, so clarifying card, Page of Cups, baliktad. So, tingnan natin guys yung pagsubok o yung hamon po sa inyo sa iba't ibang uri po ng relasyon ngayon pong October 2020. Hamon. Reverse Four of Wands. Wow. Empress, maaring maging solusyon o tulong or magpabago sa relasyon or sa sitwasyon o sa kung ano man yung problema sa inyo pong relasyon, maaring ayan yung maging solusyon o maging dahilan para magbago po yung sitwasyon. Eight of Coins, maring makatulong din po yan. Okay. Five of Swords, resulta o kahihinatnan. Resulta o kahihinatnan sa iba't ibang uri ng relasyon. Ooh, Page of Coins, upright. Wow. Three of Cups, upright. Ooh, Tower, reverse. Three of Coins, upright. Wow. Wow, guys. Star card, Major Arcana card. Star card, upright. Full card, reverse. Magician. Wow, magician. Ganda. Upright. So, hingi tayo ng past life or karmic pattern na maaring nakaka impluensya po na energy hanggang ngayon po sa kasalukuyan po ninyo mga relasyon. Romantiko man yan o iba't ibang uri ng relasyon. Mula po sa inyo pong dating mga buhay. Past life, guys. Children, your love life is being affected by children. Release your ex, pero baliktad, guys, reverse. Release your ex. So, sa dati pong buhay ay hindi po ma-release, hindi makalimutan si ex. Wow. Talaga lang. Okay. Isa pa. Wedding. Sa past life, ang wedding, guys, ay baligtad. Alright. So, ito na po.
Ang ilan po sa inyo, yung past life o yung mga dati po ninyong buhay, bago po kayo nabuhay sa ngayon pong kasalukuyan po ninyong buhay, guys. Past life or karmic pattern, karmic cycle po ng iba't ibang uri ng relasyon ay nakaka-apekto ang ilan po sa inyo sa relasyon nyo dati. May kinalaman po sa bata or mga bata, children. So guys, dito po sa past life po ninyo ay maaring hanggang ngayon po sa kasalukuyan po ninyong mga relasyon sa ngayon pong kasalukuyan yung buhay ay na may ganito pa rin pong energy na meron pong hindi po ninyo makalimutan or ma-release talaga totally ang inyong pong ex, yung inyong pong minahal. Maaring ganun din po sa past life po ninyo, sa dati nyo pong buhay ay meron ka talagang minahal na yung sobra talaga na hindi kayo nagkatuluyan pero hindi mo talaga siya mawala sa puso mo, hindi mo talaga siya makalimutan. At ang ilan po sa inyo ay mas okay pa na single na lang, ayaw na makipagrelasyon, kung hindi lang din naman ang makakatuluyan ay yung pong minahal po ninyo, yung pong ex ninyo na matagal na, na hanggang ngayon siya pa rin. Ganun din po kasing energy ngayon na nakikita ko sa kasalukuyan po ninyo buhay. Ang ilan po sa inyo, hindi po ito sa lahat guys, na maaring ganun din po yung past life, yung dati nyo pong buhay ay may minahal ka, hindi kayo, minahal mo na sobra, yung talagang minahal ka rin pero hindi kayo nagkatuluyan at hindi mo rin siya makalimutan, siya pa rin at hindi ka nagmahal ng iba. So maaring ang ilan naman po may kinalaman po sa mga bata or bata, anak po ninyo na naka-apekto po sa kasalukuyan po ninyong buhay, sa yung pakikisalamuha po ninyo o relasyon po ninyo sa inyong pamilya, may kinalaman po sa bata, sa anak po ninyo. Maaring ikaw ay single parent, babae ka man o lalaki, ay meron kang anak na maaring pinapakisuyo mo sa family mo, sa magulang mo o mga kapatid mo, dahil kailangan mo rin magtrabaho, dahil meron po ditong 8 of coins. Ayan, kailangan mo suportahan ang anak mo o ang pamilya mo. Ang ilan naman po ay maaring may connection po ito na naapektuhan po sa past life po ninyo hanggang po ngayong kasalukuyan po ninyong buhay ay apektado po ang mga anak or anak po ninyo dahil po sa natapos po na relasyon. Kasi baliktad po itong wedding card, so maaring kasal ka dati sa past life mo, kasal ka sa taong minahal mo pero hindi kayo nagkatuluyan, or maaring yun, hindi naging successful lang inyong relasyon at nauwi sa annulment, or kung hindi man kayo talagang kasal sa church ay maaring nag-live-in kayo ng matagal at nagkaroon kayo ng anak pero ang ending po ay talagang natapos po yung relasyon. Kaya naman po ang ilan nakikita ko dito na meron po kasing ito pong tower card na baliktad. So ito po kasi sa outcome. So ibig sabihin ito po yung sa kasalukuyan at maaring sa future din po, na yun nga po, hindi, ang ilan po ay hindi talaga ma-release si ex, hindi po ninyo makalimutan, hindi pa kayo makapagsimula ng bagong hindi nyo pa kayang magsimula ng bagong relasyon. Mas pipiliin nyo po na maging single or solo parent, or single, yung single na wala kang anak, dalaga o binata ka pero hindi pa tapos para sa'yo. Or vice versa, pwedeng ganun, si ex mo para sa kanya ay hindi pa tapos ang lahat-lahat sa inyo at umaasa na magkakabalikan pa rin kasi hindi pa to ending, hindi pa tapos. So meron pang maaring may continuation pa. So sa ilan, at ang ilan naman po ay yun po, babae ka man o lalaki, ay yan ang iyong minamanifest o yung iyong pinapangarap dinadasal na magkaayos o magkabalikan at maayos po yung ito, kung ano man yung naging problema or naging lamat ng relasyon o pundasyon po ito ng relasyon, itong tower na baligtad. So yan po yung sa ilan na nakikita ko. Or relationship, dahil nga sa kasalukuyan po ninyo na energy ay ito, ay sobrang heavy energy po ito, negative, mahirap na relasyon o sitwasyon po ito, romantiko man o hindi, kung ano man po iba't ibang uri ng relasyon guys, ay dito na yung nasaktan ka, niloko ka, pinahirapan ka emotionally at mentally, sa isipan lalo, mahirap yung ganitong sitwasyon at matagal mo na itong
nararanasan yung ganito na dahil mahal mo, ayan, kahit hindi ka mahal, nasasaktan ka pero nagtitiis ka. Dahil importante ito sa iyo eh. Importante. Nandito rin yung kasing love. So maaring sa ngayon ay nabawasan na yung pagmamahal mo dahil sa sobrang hirap sa sitwasyon o relasyon. Katulad nito, ito yung marriage, yung wedding na baligtad din. So ang ilan maaring yun nga maging pagsubok ninyo. Kasalukuyan po ninyo, ang ilan po ay maaring hindi matuloy sa or umatras sa kasal or maaring may hiwalayan, magkahiwalay o maaring tapos na po ito, nagkahiwalay na po kayo ng asawa po ninyo o ng pwede ng partner po ninyo, BF or GF. So hindi po, sorry po, maano po ito, sad energy. Alam ko po yung naiintindihan, nararamdaman ko po yung ganyan, malungkot nga po talaga yan. At maaring ang rason nga daw po ay dahil maaring niloko ka, nagtaksil, niloko, dinaya ka, pero pwedeng niloko ka rin sa pera, pwedeng basta sinaktan or may nasabi sa'yo hindi maganda, or ang ilan naman po ay nabubuli ka ng mga taong may connection sa'yo, nasasaktan ka, kalooban mo talaga sobrang masakit. Hanggang ngayon kasi nandito to sa current energy, kasalukuyan po ninyong sitwasyon po ninyo sa iba't ibang uri ng relasyon, romantic man po or hindi, sa mga tao pong na nakaka-impluensya po sa energy ninyo. So dito ay hindi maganda, talagang susubukin po talaga yung inyong pasensya at yung faith mo, yung pananalig mo kay God kung paano mo malalagpasan yan. Pero nakikita ko naman na ikaw kasi ay magfo-focus sa iyong career. Okay, so ito po ay pag-ibig pero may nasasama pong money reading kasi ito po, siya po ay ang ilan po, babae man o lalaki na Cancer, ay mas magpo-focus sa sarili, pa-improve ang sarili, maitaas ang level, lalo na sa, hindi lang sa persona, spiritually, pati ang mindset mabago or binabago na sa kasalukuyan, at mas mataas na po yung pangarap po ninyo, yung goal po ninyo sa buhay ninyo, lalo na sa career kasi dito ay wala mo ng time or talagang sinasadya mong wag na mo nang pansinin ang yung sa love life. Ayan, ang ilan po talaga ay wala mo nang interest na magkaroon ng or makipagrelasyon solo. Yan, katulad niya na mas maalagaan yung sarili, mahalin. Self-love, mahalin ang sarili, alagaan, i-value, pahalagaan ang sarili at mas pagbutihin ang pagtatrabaho. Yan, yung sa trabaho po kasi yan. Maari din po kasi na ito yung nagpahirap po sa inyo. Sa, kasi may family ako dito na strong na ano dito eh. Maaring magulang mo or mga kapatid mo, kamag-anak o romantic partner mo ay ano ka, yung parang ina-underestimate ka or basta hindi maganda ang ano dito eh. Kaya nga, kasi ang pinaka-outcome mo dito or yung pinaka yung tulong ni God, ni Universe, pampalakas ng loob mo at motivation mo ay maging ganito ka eh, maging empress ka na maibalik mo yung power mo, yung inner strength o yung galing mo. Yan. At yung abundance mo dati, maibalik mo. Yan yung minamanifest mo dahil may magician dito. At maganda kasi may action dito, talagang sobrang nagsisikap ka. Okay, single ka man o may ka-partner, talagang maganda po yung mas focus ka sa career mo kasi maaring yun isa to sa rason kung bakit sinasaktan yung kalooban mo or nasasaktan ang kalooban mo ng pamilya mo, magulang, mga kapatid o romantic partner ay dahil dito sa may issue ng tungkol sa pera. Maaring minamaliit ang kakayahan mo or
hindi ka nila, feeling nila hindi ka nila maaasahan sa pera, kaya baligtad yung ganito, yung may family issue eh. Baligtad itong Four of Wands. So, maring ito yung nagpapahirap sa'yo, yung masyadong mataas yung expectation nila sa'yo na parang kailangan mai, yung parang dapat yung naririnig ko eh. Dapat maibigay mo lahat ito sa amin or sa akin, dapat ma-provide mo lahat ng kailangan ko or kailangan namin, yan. Pera kasi ang naano ko dyan eh, ang na vibes ko talaga, yung strong message is, ang ilan po ay talagang inaasahan ka, at hindi na kokontento, hindi natutuwa sa kung ano yung kaya mong ibigay, mas mataas nga expectation, at may mga hindi sinasabi, yung mga mayroong mga paninira sa'yo, sinisiraan ka sa iba, may kausap, tapos talagang kinakawawa or minamaliit ka, iba yung sinasabi pag nakatalikod, iba yung nakikita ko talaga dito na ang toxic ng tao na to. Ito yung sobrang maigo at materialistic na tao at sobrang logical. So, sign kung sino man yung nagpapahirap sa inyo kasi talaga nakikita kong meron. Okay, so kaya talagang pinagbubuti mo eh. Pinagbubuti mo yung trabaho mo, yung sarili mo. Ikaw na lang yung nagmo-motivate sa sarili mo kasi hindi kanya sinusuportahan, hindi kanya or nila, isa o higit pa. May mga sinasabi sa yung hindi maganda. Pinag-uusapan ka ng talagang iba. Sobrang underestimate ka, yung minamaliit yung kakayahan mo. Iniisip nila or iniisip niya na hindi mo kaya na yung pangatawanan or magampanan lahat ng obligasyon na binibigay sa'yo. Pero yan ka, yan. Empress, yan yung energy mo. Queen ka, darating talaga yung time na magkakaroon ka ng stable na buhay. Okay. Single ka man or may ka-partner. Yan kasi yung minamanifest mo. At hindi, wala ka ng mga, kumbaga hindi ka papatol sa mga ganito. Yan, kasi hindi mo sila gagayahin. Hindi ka foolish. Kung ano man yung ginagawa nila sa'yo, hindi ka gagante o wala kang balak na gumawa rin ng hindi maganda or yung gayahin mo sila na ganyan ginagawa nila sa'yo, toxic. Mga toxic na tao, maaring sa pananalita at yung minamadali ka na minamadali ka na nakikita ko dito na sobrang ang dami mong obligasyon, ayan, ang dami mong pasan at hirap at sinasalo mo lahat ng mga salita rin na hindi maganda dito, puro mga iba talaga ang maigo, sobrang maigo, ma-pride ang tao na to, or mga, pwedeng isa o dalawa yan sila na ano, na hindi maganda talaga magsalita. Pero nagmamanifest ka na maging maayos ang buhay mo. Nagsisikap ka, yan, nagkipag-collaborate ka, ginagawa mo lahat. Nagkipagtulungan ka sa iba. At yung social media mo rin, yan, maring nakakatulong din yan sa'yo. Yung pagkikipagkaibigan mo at maraming mga lumalapit sa iyo, maraming mga bagong mga matitinong kaibigan, yan, mga kaibigan na maaari ding sumuporta sa iyo lalo na din sa pera. Yan, so hindi tayo money reading relationship pero lumalabas dito na ang minamanifest mo ay hindi romantic relationship kundi success. Dahil na nakikita ko dito kasi na yung ginagawa sa yung pagpapahirap ng mga taong kung sino man yung gumagawa sa yun ng ganyan at napaka-toxic na tao or mga tao ay may kinalaman kasi ang issue, may kinalaman sa pera. Sobrang taas na expectation nila sa iyo pagdating sa pera. So at dahil
meron po ditong star card. Yan. So guys, maganda po yan. Kasi lahat ng mga, kung ano may minamanifest mo daw, totoong pag-ibig, mababait ng mga kaibigan, mababait ng mga, yung mga kliyente. Yan. Kasi more on ano to eh, nakikita ko dito, business-minded ka or freelancer kasi. So, basta wala kang, romantic ka, pero wala ka pang time ngayon sa relationship. More on sa family lang talaga na maayos yung family, na mabaligtad yung ganitong, magkaroon ng healing, family, kung ano naman yung problema sa tahanan kasi, ang nakikita ko dyan. Or, sa asawa mo or sa BF or GF mo. Pero, wish fulfillment yan. Maganda po. Yes card din ang star card. So, ibig sabihin, at healing na po yan. Lahat na po ng healing, lalo na ngayon sa relationship yung topic po natin. So, sa relasyon, magkakaroon ng healing. Iba't ibang uri ng relasyon, maganda po yan. Ang ganda ng combination. At maaring mahilig ka rin sa astrology, ayan, or sa tarot reading, lumabas itong star card. Pero ang ganda ng combination nito. Ito yung nagdarasal ka, humihiling ka. Ito naman yung tulong sa'yo ni God, ni Universe, or ni Universe na mas mapabilis ang manifestation mo at mas magkakatotoo. Magiging talagang makaka-attract ka ng mga matitino at masayang relasyon. Yan, totoo, totoong pag-ibig. Kung yan ang minamanifest mo. At healing sa kung ano mang mahirap sa relasyon, ay magiging talagang maganda yung magiging ano yan, resulta. So, yun lang guys. At salamat po. Ingat po kayo palagi. Love and light and peace! Hi Leo, kumusta po kayo? Yan, so welcome po sa inyong pong pag-ibig at iba't ibang uri po ng relasyon. Ayan, Tagalog at English reading po. So, salamat po at nagawi po kayo dito guys. Ito na po ang reading po ninyo, hindi ko na po patatagalin. Alright, so isa na lang po. Sana po tapusin po ninyo itong reading po ninyo. Yan. Ooh, baligtad. Bakit kaya? So, reverse po ang inyong current energy, guys. Yung overall po ninyo na energy sa iba't ibang uri ng relasyon ay baligtad ng Knight of Swords. Pero meron naman po kayo ditong, yan, Four of Coins or Four of Pentacles. At meron po kayo ditong Lover's Card. Wow, ang ganda. Tama-tama sa pag-ibig po na reading. At iba't ibang uri po ng relasyon o partnership po ito. Sa ano po guys, pamilya, yan, mga kaibigan, mga taong importante sa'yo. Or boyfriend, girlfriend, yan, BF, GF. Okay, so gay ka man or straight ay, at balo, single, or may ka-partner po, solo parent ay, welcome po kayong lahat dito guys. Para po sa inyong lahat itong pag-ibig at iba't ibang uri ng relasyon na reading. Okay, so yung pagsubok naman po guys or hamon po sa inyong pong relasyon ngayong October 2020. Okay, pagsubok. Ooh, reverse King of Cups. Oh, Five of Coins, reverse. King of Wands, reverse. Four of Swords, reverse. Seven of Wands, reverse. Pagsubok. Solution po. Spirit guys, tulong sa inyo ni God, ni Universe. Wow. Page of Cups. Judgment. Upright. Major Arcana. Reverse. Star Card.
Three of Wands upright. So, hingi tayo ng resulta o kahihinatnan. Expert guys, please. Resulta po, kahihinatnan. Six of Coins reverse. Isa pa po, clarifying please. Clarifying card please. Isa pa po. Clarify po natin. Saan po baligtad ang Six of Coins? Resulta, outcome. Reverse Chariot. Ten of Wands upright. Outcome, please. Resulta, kahihinatnan, please. Wow. Page of Wands upright. Three of Cups upright. Ooh, wow. Wheel of Fortune or Wheel of the Year upright. Major Arcana. Wow. So, buti naman. Okay-okay din yung outcome. Yung kahihinatnan o resulta. Past life, karmic pattern, karmic cycle, na maring nakaka-apekto po sa kasalukuyan po ninyong buhay o kasalukuyan po ninyong relasyon. Finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Yan. So, ito po yung sa past life po ninyo na maring nakaka-apekto pa rin sa ngayon pong relasyon po ninyo, sa ngayong buhay po ninyo, guys, ay finances and career. Okay. Sa past life, may flirt. So, maaring meron pa rin pong flirt or flirting energy sa kasalukuyan. Alright, guys. So, ito po yung kasalukuyan po ninyong nararanasan sa relasyon po ninyo. Iba't ibang uri ng relasyon. So, dito po sa Knight of Swords, ang ilan po ay meron pong mga hindi nyo pinag-uusapan sa loob ng tahanan o sa kung sino man po yung kapartner po ninyo, romantic relationship, ay asawa man yan or BFGF. So, dito po meron kayong mga hindi na pag-uusapan kaya po hindi nare-resolve. Maaring noon pa ito, mga nakaraan pa po ito, buwan o nakaraan pang taon, na hindi, kaya hindi po nasusolusyonan dahil meron pong isa sa inyo, pwedeng ikaw o yung significant person o sa loob po ng tahanan ay hindi na pag-uusapan yung mga dapat po na pag-uusapan para maging maayos po o malinaw po yung or maging balanse po yung samahan. Ang ilan naman po ay mas nagiging ngayon po sa kasalukuyan ay mas stable po ang inyong relasyon, maganda ang pundasyon, ay ang 4 po kasi or 4 ay magandang pundasyon po yan, mas matibay po na pundasyon ng relasyon. So maganda po yan sa loob ng tahanan man yan o romantic kung relationship po ninyo, yung kapartner po ninyo, living partner o asawa ay maganda po at maganda rin yung attraction ninyo sa isa't isa. Balance talaga. Balance. So, pareho kayong nagmamahalan sa isa't isa dito. At wala po ko nakikita dito na cheating energy o yung pagtataksil o pananakit ng kalooban ng kung sino man ikaw o siya, kung sino pa significant person. So, maganda po dito. Maganda po. Positive po yung ganitong energy. 6 ay balance. 4 ay magandang strong foundation po, maganda at matatag na pundasyon ng relasyon. 6 at 4 ay 10. So, ibig sabihin ay talagang matured. Matured na kayo, guys. Matured.
siya yung kapartner mo o yung mga kasama mo sa tahanan. Yan, iba't ibang uri ng relasyon, mga matured na kayo, lalo ka na matured na ang isipan o yung mindset basta tungkol po sa relasyon ay yan, nagkakaintindihan at balanse. So wala na po ditong isip bata at kaya po natapos na rin or wala na rin yung mga away-away na walang kwenta. Yan. So sa loob man po yan ng tahanan or sa romantikong relationship or yan. Kung ano man po yung iba't ibang uri po kasi ng relasyon yan. So kung ano po yung sumakto po sa inyo. So yung pagsubok po ay ang ilan ay natatakot po na iwanan ng minamahal. Ayan guys. Maaring ikaw natatakot ka or maaring yung mahal mo or yung pamilya mo ay natatakot sila na iwanan mo. Or vice versa, maaring ikaw yung takot mo sa relasyon ay ayaw mo na iwanan ka, abandonment. So takot ka, ayaw mo na mawalan ng pagmamahal sa iyo ang tao. O maaring ikaw ito na mawalan ka ng pagmamahal, ayaw mo. Ayaw mong mawalan ng pagmamahal, kinokontrol mo yung sarili mo na kahit na nasasaktan ka, pinipilit mo pa rin na na hindi mawala ng pagmamahal sa mga taong 'yan importante sa iyo. Ayaw mo silang iwanan. O pwedeng ganoon, ikaw yung iiwan sa kanila or ikaw yung iiwanan dito. Abandonment or pwedeng talagang sinusubok sa kasalukuyan yung ang ilan po sa inyo sinusubok yung relasyon sa tahanan man yan, sa kaibigan o sa romantiko po ninyong relasyon ay may talagang sinusubok na hanggang kailan mo mapaninindigan yung pagmamahal mo sa tao, babae ka man o lalaki. So baliktad din itong 7 of wands, sabig sabihin dito ay ang ilan ay hindi mo nagugustuhan kung paano makipag-usap sa iyo yung mga tao na sa paligid mo. Maaring sinisiraan ka kung ano yung mga naririnig mo, hindi mo talaga, wala kang peace of mind dito. Yan, nagpapaulit-ulit ito sa isipan mo araw-araw o kaya ay kung kahit na may ginagawa ka, naisip at naisip mo yung mga sinasabi sa iyo hindi maganda at talagang nasasaktan at nadidrain ka dito. Yan. At meron din dito na masculine energy na mas matanda sa'yo or may mas mataas sa'yo na yung may authority. Maaring ito ay magulang mo, papa mo. Pwede rin kasi basta male or female, feminine or masculine, basta mas may authority sa'yo ay hindi niya gusto yung ginagawa mo sa relasyon mo ngayon or hindi kayo okay ngayon. Hindi kayo magkasundo. Basta meron siyang kahit ang ilan to sa inyo, kahit wala kang ginagawa, hindi siya natutuwa sa iyo. Ayan. Parang malayo yung loob niya sa iyo dito. Matanda mang babae o lalaki. O hindi kayo magkasundo, laging meron kayong pinagtatalunan sa pag-uusap, hindi maganda. Basta hindi, yan, meron kang mas matanda sa'yo na hindi mo gusto yung ginagawa sa'yo or sinasabi sa'yo. Nakaka-drain, nakaka-stress yung ganyang ugali niya. Siya yung parang sinasabi niya sa'yo na kaya niyang wala ka pero ikaw hindi mo kayang wala siya sa buhay mo. So ma-pride, ma-ego, hindi talaga maganda magsalita at nasasaktan ka dyan. At maaring sa ngayon sa kasalukuyan ay nawawalan ka na rin ng respeto o yung pagmamahal sa kanya. So maaring mas matanda sa'yo, nakita ko dito, male or female, mas matanda sa'yo. Nawawalan ka na ng ano din. Nawawalan ka na ng respeto o ng, sorry guys, may buhok. Ayan. Nawawalan ka na rin ng, kasi hindi naman na tama din yung ginagawa. May bullying dito, hindi na rin kasi tama yung ginagawa o sinasabi sa'yo.
merang ilan naman po ay nabubuli, maaring namang yan sa relasyon yan sa mga kaibigan or sa loob ng tahanan. So, dito naman, yung mga posibleng yung mga posible po na makatulong yan sa inyo guys ay dahil may judgment po dito yan. So ibig sabihin may completion, matatapos na po yung hirap po ninyo sa relasyon yan. Kung ikaw man yung palaging na lang nagbibitbit ng problema o obligasyon, 10 of wands, sobrang nahirapan ka na dito guys, kaya naman tumutulong na si God, si universe, may divine intervention na dito. So good karma sa iyo, bad karma sa mga sumalbahi sa iyo or nanakit ng kalooban, no. Ayan. So may mga bagong pag-ibig, pwedeng mas bata sa iyo, yan, na magkagusto sa iyo or pwedeng ikaw magkagusto ka sa mas bata sa iyo. Basta dito good fortune ito. Magandang relasyon ng mga susunod na or kung iba't ibang uri ng relasyon. Magkakaroon ka ng magandang relasyon sa mga kaibigan, may mga bagong mga kaibigan na mababait at matitino yung mga supportive yan na kaibigan. Babae man o lalaki guys, sa male or female or masculine or feminine, magkakaroon ka ng mga kaibigan. Mga bago, magdadatingan mga bagong tao yan na mababait, matitino, no, darating yan. Okay, so dito naman ay yung mga naghihintay ng bagong pag-ibig, yes, ma-attract ka at meron ding ma-attract sa'yo na bago. Mas bata na kita ko dito na energy. Maaring younger, mas bata na male or female, yan, feminine or masculine energy. So, maaring yung mga zodiac sign dito ay Gemini, Libra, Aquarius, may Cancer, Scorpio, may Pisces, may Aries, Sagittarius, Leo, may Virgo din, yan. So, yun guys, siguro ang advice na lang po sa inyo ay, ayan, siguro kung nahirapan ka na i-release si ex mo ay take your time, huwag kang magmadali, okay, so dumaan ka sa healing, kailangan mo yan, or na matanggap na yung sitwasyon na talagang, na hindi mo siya makokontrol eh. Hindi mo din siya mapipigilan kung gusto ka niyang iwanan o gusto niyang umalis sa relasyon or vice versa. Pwedeng ikaw yun. At balance, mas kailangan sa, lalo na sa relasyon, kung sa kaibigan man yan, sa romantic man na kapartner o sa family, yan sa loob ng tahanan ay mas kailangan po ng balance dito. Siguro pang-unawa, siguro kung puro away, mahilig sa away yung mga kasama mo or nakasalamuha mo ay o sa loob ng tahanan naman yan, o romantiko, ay siguro mas kailangan mo pang habaan yung pasensya mo at para magkaroon ng balance, guys, ay huwag ka basta-basta rin siguro mag-desisyon na umalis sa relasyon. Pag-isipan mo muna, basta wag dito ay sinasabihan ka lang or ginagabayan ka ng spirits na huwag basta-basta. Maari nyo pang maayos yan. Tingnan mo muna kung maayos nyo pa yung relasyon at maibalik yung balance sa relasyon bago ka magdesisyon na iwanan. Pero na lang kung talagang ikaw yung iiwanan ay kailangan mo naman talaga dito, ating dude, ay hindi madaling sabihin na mag-move on. So, take your time. Yan. Hindi mo kailangan magmadali. Umiyak ka kung kailangan mo umiyak at pero huwag ka lang magbabad para maibalik mo yung balanse ng yung sa relasyon or sa sarili mo. Magkaroon ka ulit ng balance or ayan, meron kasi ditong 3 of wands. So eto naman ay nakikita ko ang iba ay talagang gi-give up na. So titigilan mo na yung pagiging martir mo, ang ilan po sa inyo. Yan. So pwedeng emotionally lalayo ka na or iiwas ka na sa mga ganyang toxic or mga chaotic na sitwasyon o relasyon or hindi maganda. Yan, hindi na healthy na relasyon. So maaaring ikaw na i-give up ka na diyan. So hindi kita masisisi kasi iba-iba po yung sitwasyon po ninyo, iba-iba yung nararanasan po ninyo sa kasalukuyan, lalo na matagal na ang ilan po sa inyo. So kung
yan po ay, yes, spirit number or number 3, ibig sabihin ay kung yan talaga yung decision mo na bumitaw na sa relasyon, ay go ahead ang sabi dito. Yan, so meron ditong star card na baligtad, yung feeling mo na natapos na lahat or wala nang natira sa'yo o hindi mo alam kung paano ka uli magsisimula ng buhay mo, yung takot mo na iwanan ka, iniwanan ka nga at baliktad yung energy na feeling mo, baliwala lahat ng wish mo, yung minamanifest mo na totoong pag-ibig wala pa rin hanggang ngayon, yung inihintay mo matagal na, na magandang love life, yung masaya at yung true love mo, ang tagal mo na naghihintay, maaaring ang ilan po sa inyo, 3 years na naghihintay, pero hanggang ngayon feeling mo ay hindi naman dumarating. So, guys, huwag kayong mag-alala kasi meron ditong ano, oh guys, oh, Wheel of Fortune, good fortune, magandang buhay, magandang relasyon, darating po yan sa inyo, magkakaroon kayo niyan guys, divine perfect timing lang talaga, hintay-hintay lang guys. Ang stability at security sa relasyon ay hindi naman agad-agad yan guys, nabubuo, so at hindi agad-agad dumarating, pero definitely ang marami po sa inyo ay magkakaroon ng totoong pag-ibig yan. So lover's card po kasi yan, at kahit sa ang relasyon magkakaroon ng balance. So good karma sa iyo kasi nagpakabuti ka at yan ay ginawa mo naman lahat sa relasyon. So good karma. Totoong pag-ibig meron, magkakaroon. Totoong pagmamahal ng mga kaibigan, hindi lahat ng mga kaibigan ay masama. Hindi lahat ng kaibigan ay traitor o sinisiraan ka or nainggit sa iyo. Dito ay totoo. Ito guys, ang ilan po sa inyo magkakaroon at magkakaroon ng yung magtatagal na kaibigan, matatag. Yan, yung foundation ng friendship po ninyo, yung pagkakaibigan po ninyo ay magtatagal. Ito yung mga umaabot ng 4 na taon, may 6 na taon, merong umabot na ng 10 taon na hanggang ngayon magkakaibigan pa rin or magkaibigan pa rin. At kasi may totoo, balance po kasi, mutual ang pagmamahalan nyo dyan. Kaibigan man yan, pamilya o romantic po na relationship. So, maganda naman po yan guys. Kaya nyo naman baligtarin rin yung energy nitong star card kasi nandito na siya eh, present na yung ganitong energy, wish fulfillment. So, ibig sabihin may delay lang po. So, medyo matatagalan lang yung hinihintay po ninyo na soulmate, true love, or yung future husband or future wife ay yes, magkakaroon. Matatagalan nga lang guys kasi baliktad pa yung energy. Depende sa iyo kung gaano ka kabilis mag-manifest. Nagma-manifest ka, medyo mabagal nga lang talaga. So, mas dagdagan mo pa yung belief o yung paniniwala o yung inner power mo, yung manifestation mo, doblehin mo or mas galingan mo pa yung intention guys, yun yung positive energy mo, yung intention mo na kung ano yung gusto mong i-manifest. Definitely nandito na to, kaya upright na natin to. Okay, so i-upright na natin yung energy niya. So guys, ayan na, totoo yan, magkakatotoo yung mga wish nyo, matatagalan lang. So ayun po yung nakita ko dyan. So, flirt, merong mag-flirt sa inyo. Or ikaw, sa future may mag-flirt sa inyo. Pero nakita ko naman dito na hindi mo naman papatulan. Kasi ito kasi yung pangarap mo, yung totoong, yung pang long-term na relasyon. Yan, yung pangarap mo, yung dinadasal mo ay, at yung minamanifest mo ay, true love, totoo, at pang matagalan po talaga. Yung mapapangasawa, yung makasama mo hanggang pagtanda mo. Ayan. So, LDR man yan or hindi, kasi may LDR ako nakikita dito. LDR man or hindi, magkasama man kayo o ano, or magkalayo ay, ganun pa rin. Ito pa rin yung ending. Ayan pa rin. Yan. Stability sa relasyon. Maganda simula ito eh. Panibagong cycle kayo eh. Kasi 10, panibago. So, maganda po yan guys, hindi lang ganun kadali para sa ilan mag-manifest. Pero definitely magkakaroon kayo talaga ng balance or yung magandang samahan sa family, sa relasyon, romantikong relasyon,
Yan, or sa kaibigan. Totoo yan, guys. So, yun lang. Ingat po kayo palagi. Love and light. Mahal ko kayo. And peace!